feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. International partners. So, pwede ko rin gawin yan sa Pilipinas, i-parallel natin yung project natin na ginagawa dito. Meron tayong magandang proyekto dito na talagang, ayaw ko munang sabihin, na talagang magkakaroon ng malaking trabaho, maraming trabaho ang may matutulungan, at saka siyempre, pag may mga infrastruktura, transfer of technology, investment, ang GDP growth ng Pilipinas ay tataas, maraming mabibigyan ng magandang trabaho, disenteng trabaho, at siyempre, mame-maintain yung economy natin tataas. So, hindi lang sa sangay ng agrikultura, pati sa edukasyon, pati sa health, okay? So, napakaganda yung programa natin na ginagawa ngayon dito sa Indonesia. Hindi lang po ako nakapokus sa FI ngayon. FI is nandyan na, given na yan. Pero ngayon, at open na, nag-umpisa na ang ating mga kaibigan, kinokontak na ko dito, and of course, I was appointed as the business ambassador for Southeast Asia at yung ginagawa na namin dito ngayon. At salamat siyempre sa maluwag na pag-iisip at open, pagka-open-minded ng bansang Indonesia. Ito ay ating makikita na at nakikita nila na totoo ang ating ginagawa. Yung investment na papasok sa Indonesia, gagawin ko din sa Pilipinas. So, napakalaking potential ng Pilipinas at Indonesia para sa project na yan. Alam nyo, makikita nyo yan pag uwi ko sa bansang Pilipinas. Manilinig nyo yan. Nakakasana yung transaction dito sa Indonesia at mga ilang buwan na lang umpisa na yung proyekto. Actually, yung feasibility studies, yung fundings, ready na. Napakaganda. Kung magagawa dito, bakit hindi ko magawa sa Pilipinas? Di ba? So yun ang aking alam kong magagawa ko. Kung nasa kongreso ka, hindi lang yung batas ang pwede nating i-priority. Priority natin ngayon yung kabuhayan. Sa sitwasyon ito, ano yung immediate para makarecover ang ekonomiya natin, makarecover ang mga kababayan natin na tinamaan talaga ngayon sa sobrang impact ng COVID na to. Ang daming nawalan ng hanap buhay, ang daming nawalan ng pera, ang pagsasara ng mga kumpanya na yan. Ngayon, mga kababayan, hirap na hirap ang gobyerno natin. So sa tingin ko, sa aking kakayanan na magdala ng maraming investors at sari-saring proyekto sa Pilipinas ay aangat ang kabuhayan, aangat ang ekonomiya natin, matutulungan natin yung mga walang trabaho at ito'y long-term job, no? Long-term na pagkakitaan ng mga kababayan natin. Yan ang kailangan natin. Eh, hindi lang tayo aasa sa pundo ng gobyerno natin na ito yung mga karamihan ay talagang utang din. So, ngayon, ang advantage ko lang, hindi ko pinagmamayabang, marami akong kaibigan ngayon dahil sa pagta-travel ko sa iba't ibang bansa, marami akong kaibigan at eksperyensado sa pag-invest, sa paggawa ng magandang proyekto para sa bansa, makakatulong yon. Pero siyempre, pinag-isipan ko rin muna yan mga kababayan. Kasi kahit handang-handa na tayo, ang sitwasyon sa Pilipinas pag sa politika, gumawa ka ng mabuti o hindi, maraming kukontra. Pero hindi ako nakafocus doon. Basta ako, kung sakasakali man, mabigyan ako ng tsansa. Maraming ino-over sa akin na party list no? So, pinag-iisipan ko ngayon, pinipercentage ko, okay ba to? Sa tingin ko,
sa panahon ito, eh, qualified ako. At kaya kong umaksyon kaagad. At hindi ko na kailangan na umasa pa o maghintay ng i-release na i-prepare nilang for this is budget for 2022, this is for budget for 2023. Ibahin natin ang sistema. Kailangan natin support, assistance, international. So, yun ang ating advantage. Yun ang kakaibang magagawa natin na magkakaroon ng immediate na trabaho ang mga kababayan natin sa bansang Pilipinas. Yun ang dapat solusyonan na kaagad-agad na hindi na tayo kailangan umasa pa sa nag-iikaos nating budget sa bansang Pilipinas. Ang dami naghati-hati. Ang dami. Sobra. O, so, spread out yun. Tapos, sabi ng iba, hindi sabi ko, tatabasan pa yun. Wala na. Kawawa. Kawawa Juan de la Cruz. Kawawa ang bansang Pilipinas. Pero sa atin, meron na tayong mga nagawa dito, may papakita na natin na ito ay talagang at mga legal at malinis ang pinanggalingan ng mga investment na yan. Alam nyo yung napakagandang bagay na masasabi ko ngayon, itong smart city. Okay? Itong Industry 4.0 Revolutions. Okay? Kung yan ay maumpisahan natin sa bansang Pilipinas, for sure, more than 35% ang may dadagdag sa pag-angat kaagad ng ekonomiya natin. Because you know why? Umpisan namin dito isang lugar dito na gagawin namin smart city. Okay? Development, transfer of technology. Kasi ang Industry 4.0 is transfer of the Internet of Things, Artificial Intelligence, Robotics. Kung makikita nyo, later on, manunod kayo sa isang presentation ko. Eh, nandoon na lahat kasama ng edukasyon, health program, education, no? Tapos, sa mga technologies, sa industrial, no? Sa infrastructures, green energy, yung ecosystem talagang kompleto yan. At walang magiging zero waste, no? And with the help of our partners from Korean, dahil ako ang inassign as one of the representative for Southeast Asia. So natuwa ngayon ang mga developer dito sa Indonesia because of my proposals na hindi naman i-require namin ng malaking investment ang government. 20 or maximum 20%, 80% sa grupo na namin yan, ang investors. Just imagine, sa isang proyekto ng smart city, no? Industry 4.0 Revolutions, this is a very good project. At ito yung angkop sa panahon ngayon because lahat tayo ay dependent na sa technology, dependent na sa phone natin. So, ito yung dapat na gawin natin. No? So, magkakaroon ng malaking proyekto, maraming trabaho, at malaking investment, yan ang dapat. So, turismo nandiyan dyan. Kung maging model ang Pilipinas sa isang the first smart city in Southeast Asia, dahil nasa atin ng technology, nasa atin na ang investment, ano ba ang hanapin natin? Di ba? O, di game na game. Yun ang aking approach sa epekto ng pandemya. Paano maka-recover immediately na talagang ito ay safe and scientific yung approach ng kwan natin, ng solusyon ng ating bansa ngayon. Kailangan
advance tayo 10 times ahead. Ganun tayo mag-isip. Kailangan, kung hindi lang 10 times, 25 times ahead tayo advance, no? So, may mga ready na tayo mga investors for Philippines at Indonesia. Nag-i-start na ang mga investors ko dito at tuloy-tuloy na yung project. So, napakaganda. And later on, you will see in the news na andyan ang ating participasyon, andyan ang ating mga group of investors na talagang totoo. Okay? Kagaya ng ating FI, no? Ngayon, napakaganda ang status ni FI ngayon dahil nakatutok na yung international. Nag-aabang na. Oh, okay yan na. Sige, tuloy nyo lang. Nandito kami. So, by the time na lumabas yan, so simultaneous, mga kababayan, hindi kailan mag-aabang pa yung ibang pan na kailan matapos yung production dyan. Tapos kami naman, no? Napakaganda yung advanced na planning na ginawa namin. So, marami tayong consultant, may consultant tayong international, no? So, ganun ang gagawin natin. Naniniwala ako sa kakayanan ng iba't ibang bansa. Pag ito'y nagsama-sama at tumulong, saglit lang yan. Kasi unang-una, hindi na kailangan nilang i-develop yung kanilang bansa. Develop na siya. So marami silang extra budget to invest in other countries. At ang napakaganda, kinoconsider nila ang Philippines at Indonesia. At siyempre, dahil nandito ako, panay nga ang Zoom meeting namin, napakaganda yung aming ang aming projection. So in 10 years ito yung mangyayari sa bansa na papasukan ng mga investors. So yun ang planning, ang super plan ni Super Mario. Pero siyempre politika yan. Hindi ako magfo-focus nga sa politics. Magpo-focus ako sa development, kung ano yung magagawa ko na makakatulong sa aking bansa, doon ako magpo-focus. Ngayon, halos almost every day, kinukulit ako. Kunin mo na yung first seat ka. Tama na yun para sa'yo. Panahon na ito ngayon para makatulong ka sa bayan natin. So, salamat sa mga nag-e-effort, sa mga, alam kong busy ako dito sa FI. Marami nang nangyari dito sa FI. Minsan nga, may mga harassment. Oh, yun na. Nung isang kagabi, may balak magpasikat. Ha? Parang gustong i-harass kami. So, sabi ko, ang Diyos hindi natutulog. Marami rin naman dumipensa at tumulong sa akin. Yun ang kagandahan. Pagka wala tayong ginagawang masama, hindi sila nagtatagumbay, mga kababayan. Kaparte na yan, pagka malapit ng magtagumpay ang isang proyekto, may mga pagsubok na dumarating. Eka na. Yun yung aking natututunan. Marami na tayong experience, pero marami pa rin tayong mga bagay-bagay na dapat matutunan pa. Keep learning, sabi nga nila. If you're a good listener, then you will become a good leader. Ayan. Kagaya ni BBM, no? Sa laki ng experience niya. Idol ko yan. At siyempre, si Mayor Sara, impress ako noon sa Davao, kung paano niya i-manage yung Davao City, no? Bilang isang babae. Sa isang magandang halimbawa na isang tunay na may kakayanan ang isang babae. Hindi lang talaga lalaki ang pwede maging leader. Ang isang babae, siya yung one of the best model na nakita ko. Si Mayor
Sara, shout out po sa iyo, Mayor Sara, Mayor Sara at mga taga-Davao. Maayong adlaw sa inyong tanan, mga kabisayahan. Ha? At shout out kay at kay ating idol na si BBM, ha? Hindi natin maiwasan ngayon magsalita about politics, no? Kasi 'yun yung kanya, yung in ngayon, yung trend ngayon. Hindi naman tayo nakikisabay. Pero ito yung panahon na pag-usapan natin, may kanya-kanyang opinion tayo. Sino nga ba yung pwede nating tulungan? Sino nga ba yung kasi sagrado ang boto natin, mga kababayan. Huwag na tayong magpapaloko, ha? Na pagdating ng oras mabubulag na naman tayo. Ako nga nadali ako ng 350 sa Albay, di ba? Nag-congressman ako. Oh. 350. Ngayon, anong development ng 3rd district ng Albay? Ano yung magagawa mo after ng term mo? Sabihin na nating 3 years. I-percentage mo 'yan. Within that year, na 3 years na 'yan. Ano yung poverty rate? Paano mo na iangat yun? Ilang percent ang poverty rate ng isang distrito? So, hindi ako nagyayabang, mga kababayan. Kung siguro ako pinagpala noon, meron tayong malaking kontribusyon. Kahit dumaan man ng pandemya, marami tayong naipundar sa iba't ibang bansa na mga yung unang-una yung relationship. Yung mga tao na yun, super wealthy, experience-wise, napakalaki ang experience nila. At siyempre, pagdating sa mga connection, napakalawak ang connection nila. Kaya nga ako, kaya natutuwa nga ako dahil nag-open na eh, dahil nagbalik na sila sa kanilang mga base, no? Back to base na sila. Kaya nagkaroon na kami ng communication. Yung circle namin buhay na. Investors, funders, okay? Mga international traders yan. Big oil companies ang kanilang mga pagmamay-ari. So, alam mo, napakaganda yung aking offer sa kanila.